Pangalawa, itatag natin ang National Philippine National Truth and Reconciliation Commission. Para ho ito, matuldukan na natin ang usapin tungkol sa Marcos Wealth na tinatawag nilang sa buong mundo ang paratang sa kanya ito raw ay ninakaw. Pero sa ating mga nakalap na dokumento, ang mga ebidensya na hawak ko po nang galing sa World Bank, nang galing sa mga international financial institutions, nang galing sa secret files ng Presidential Commission on Good Government, ang sinasabi po ng mga itong authorities, world authorities na to, ito po ay hindi nakaw. Ito po ay galing sa Panginoong Diyos. Ito po ay binigay para sa safekeeping ng ating former President Ferdinand E. Marcos. Yan po ay dapat nating magamit ngayon na papanahon na upang malaman ng buong mundo na ang yaman na ipinamana sa atin ay hindi ninakaw. Ito ay legal na pinundar ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, ang pangatlong legislative agenda ko po ay ang pag-legislate ng batas entitled Philippine Buried Treasures and Artifacts Recovery and Protection Law. Ito po ang tinatawag nating Philippine Buried Treasures and Artifacts. Ito po yung mga dinala dito ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. Ito po yung mga ninakong na yaman, mga ginto, mga precious stones and jewelries at ibang artifacts po na ipinawon dito sa ating bansa. Yan po ay pro-proteksyonan natin ngayon dahil based on historical records, si Pangulong Ferdinand E. Marcos, pinaglaban niya yan sa International Court of Justice na since walang nag-claim for 50 years, since after World War II, walang nag-claim, atin na po lahat yan. So, kailangan protektuhan natin lahat yan. Kailangan natin bungkalin na lahat yan at para maprotektuhan ho yung mga nagbabantay dyan, marami ho dyan. There are identified 750 burial sites. Mga gold, mga bankers po yan na dapat protektahan natin. Atin na po yan, pinaglaban ng ating Pangulong Ferdinand Marcos sa International Court of Justice. Ito ho ay hawak ko po ang ebidensya na yan.